Call Ninja TV, thanks. Call Ninja TV, hello po, thanks po. Hey, yo, what's up mga kaibigan? Magandang araw po. Alright, so isa pong nakakalungkot na balita, no? Sapagkat ito'y may kinalaman pa rin sa online sabong na kung saan yung mismong anak nila ay naibenta dahil sa pagkalulong ng nanay di umano sa online sabong. So sinisingil na siya ng mga pinagkakautangan niya, na-pressure na siya, hindi na niya alam ang gagawin, no? So kaya nangyari yung bagay na yon. Pero bandang huli nagsisi siya at ito nga po, nabawi po ng NBI. Alright, congratulations po sa NBI sa isang napakatagumpay na operasyon, no? Mga kaibigan, ito yung isa sa mga social ills na tinatawag ng online sabong, kasi nga andyan lang siya sa bulsa mo, buksan mo lang yung gadget mo and then makakapaglaro ka na. As low as 100 pesos, no? Pwede ka makapanood. Dagdagan mo lang ng ilang daan, makakapusta ka na. Kasi ang pagkaalam ko, no, correct me if I'm wrong, ang minimum bet yata ay 100 pesos. Kaya pati mga kabataan nakakapaglaro at marami na tayong balitang narinig. Mga nasirang pamilya, meron pang nagpadiwakal, yung mga OFWs, no? Seaman, lahat ng OFWs, lahat ng uri ng OFWs. May mga ilan sa kanila hindi makauwi dahil yung savings nila ay nagalaw. Ayan. So, ilan lang po yan sa mga social ills ng online sabong. Alright. Pero, yun nga, hindi po makapag-desisyon ng gobyerno natin dahil sa napakalaking anong tawag dito? Income, revenue na natatanggap ng PAGCOR. Right. So, kaya ngayon sa Senado, mga kaibigan, gumagawa sila ng mga resolutions or measures para magkaroon ng konting restriction para mabawas-bawasan naman yung pagiging masyadong available ng online sabong, para na lang itong candy na mabibili sa tindahan, ano. Ayan. So mahirap po talagang balansin. Kailangan timbangin mabuti ng ating gobyerno dahil lalo sa panahon ngayon, kailangan po talaga ng budget. Alright, so kayo po, ano po ang opinion nyo dito, mga kaibigan? Maraming salamat po sa inyong oras. Muli, ito po si Cool Ninja, nagsasabing huwag mga apak ng kapwa.